Si Vince ay nagsalita sa mga miyembro ng Zodiac sa conference room at sumigaw tungkol sa isang malaking emergency, habang si Chidel ay malapit nang gumawa ng isang malaking anunsyo at ang miyembro ng Zodiac ay hinulaan na siya ay aalis bilang chairman. Ngunit tinitiyak ni Chidel sa kanila na hindi iyon mangyari at hinayaan niyang magsalita si Vince. Nagpakita siya ng isang video kung saan ang hari ng Kakin Empire na Subi Huy Guru ay nagsabi ng isang bagay tungkol sa paglalagay ng lahat ng mga pangarap ng pagkatao ng tao. Inihayag niya ang paglalakbay sa Dark Continent na nagsisimula sa Kakin. Nagulat ang lahat ng mga Zodiac bukod kay Kansai na walang kamalayan tungkol sa Dark Continent at Nasubi Huy Guru. Ipinaliwanag ni Jell na ang Dark Continent ay isang lugar na hindi matagpuan sa mapa ng mundo. Ito ay kung saan ang iba pang mga tao at iba pang mga mahiwagang hayop ay umunlad. Dagdag ni Misai Storm na sa tuwing sinusubukan ng mga tao na pumunta doon, dumadating ang mga sakuna. Sa makatuwid, 2 taon na ang nakakalipas, ang 5 nangungunang mga bansa sa mundo na tinatawag na B5 ay gumawa ng isang kasunduan na huwag nang pumunta roon. Ipinaliwanag ni Chidel na 30 taon na ang nakaraan, ang Kakin ay teknikal na naging isang bagong bansa. Sa oras na iyon ay malamang na hindi nila naibago ang kanilang mga kasunduan. Habang patuloy na pinag-uusapan ng mga Zodiac, sinamantala sila ni Vince na sabihin na may mas malubhang problema. Ipinakita sa video si Nasubi habang ipinakikilala niya ang mga taong mangunguna sa ekspedisyon sa Dark Continent. Ipinakikilala niya si Isaac Netero, ang dating chairman ng Hunter Association, at inihayag na inupahan nila ang kanyang anak na si Beyond Netero upang manguna sa ekspedisyon. Nagulat muli ang mga Zodiac, hindi alam na may anak si Netero. Iminungkahi ni Jell na patunayan nila kung ito ay totoo o hindi. Ngunit habang nagsisimula ng magbigay ng talumpati si Beyond, marami sa mga Zodiac ang agad na nakilala ang kanyang pagkakahawig sa yumaong chairman. Higit pa sa mga pangako na aalagaan niya ang lahat at ang lahat ay magkakaroon ng pantay na pagkakataon. Hinihikayat niya ang lahat na pumunta sa Kakin upang magsimula sa kanilang paglalakbay sa bagong mundo. Nanginginig ang lahat sa silid habang nagtatapos ang video. Ipinagbigay alam sa kanila ni Vince na mayroong 2 DVD na naiwan si Chairman Netero. Sinabi ni Netero kay Vince na ipakita sa lahat ng mga miyembro ng Zodiac ang 2 DVD kung may lumabas na nagsabing siya ay kanyang anak. Ngunit wala si Jing at Pariston. Sinimula na ni Chidel ang kanyang anunsyo. Samantala, ang mga tao sa buong mundo ay naganda na sundin si Beyond Netero na nagpa siya na huwag pansinin ang pagbabawal ng B5 tungkol sa paggalugad sa Dark Continent. Dahil nais niyang galugarin ang hindi kilalang mundo nang walang pangangasiwa, gumagawa siya ng isang talumpati sa 10 mahalagang tagasunod kasama si Pariston na sinabi na handa siya makakita ng isang lupain na hindi pa nakikita. Sinasabi ni Chidel sa mga Zodiac na hindi nila kailangan maghintay kila Jing at Pariston para lang makita ang nilalaman ng DVD. Na nagsabi na sila ay nagbitiw bilang miyembro ng Zodiac at binigyan din sila ng B5 ng isang special na takdang aralin upang mahuli si Beyond Netero. Ang direktor ng International Permit Agency at ang bagong itinalagang deputy secretary na si Steiner na kapwa may kaugnayan sa B5 ay lumalakad sa isang pribadong pasilyo at tinatalakay ang tungkulin nila sa kanilang samahan alinsunod sa paparating na paglalakbay sa Dark Continent. Habang papasok sila sa isang elevator, binanggit ng direktor na ang gatekeeper ng New World ay kinamumuhian ang mga bisitang may pangit na pag-uugali. Dapat bang masira ang mga negosasyon sa Kakin Empire? Ang mas nakakatandang executive ay nagkwento tungkol sa Pandora's Box na binuksan at naging palaisipan ito kay Steiner. Gayunpaman, binuksan ng direktor ang isang pintuan sa basement ng International Permit Agency na puno ng iba't ibang mga kalunos-lunos na nangyari sa mga bangkay na bunga ng huling pagpasok sa Dark Continent, na inihayag ng direktor na itong lahat ay mga tao. Ibinigay ng direktor ang isang libro na tinatawag na Paglalakbay sa Bagong Daigdig o Journey to the New World kay Steiner, na ipinapaliwanag na minsan itong itinuturing na piksyon ngunit ngayon ay isang maalamat na teksto na naglalaman ng mga paglalakbay mula sa 100 taong nakalipas.
Ipinaliwanag pa ng direktor na ang lahat ng mga bangkay na nakatago sa basement ay natuklasan sa kilalang mundo at wala sa kanila ang nagbiyahe sa Dark Continent. Inutusan niya si Steiner na kabisaduhin ang bawat detalye ng libro at kilalanin ang mga panganib ng pagdalakbay sa bagong mundo. Habang naglalakad sila sa silong, ang isang nilalang ay humampas sa kanyang sisidlan na salamin na ikinagulat ni Steiner. Ipinaliwanag ng direktor na ang nilalang ay ang nag-iisa na nakaligtas sa kanilang paglalakbay 50 taon ang nakalipas. Ngunit hindi na ito tao. Ang nilalang ay hindi nangangailangan ng pagkain tulad ng ginagawa ng mga tao. At hanggang sa ngayon ay nabubuhay sa loob ng 50 taon. Ang bawat pagtatangka na ginagawa ng sangkatauhan sa pagkalugad nila sa Dark Continent ay nagdulot sa kanila na kapag pumunta sila doon ay dinadala nila ang kapahamakan o sumpa sa kanilang mga sarili o sa ating kilalang mundo. Sinabi pa ng direktor na ang nilalang ay dating isang hunter na na-expose sa isang virus na nagbibigay sa kanya ng pagiging immune sa kamatayan. Bumalik si Steiner sa kanyang tahanan at pinagpatuloy ang kanyang pananaleksik. Samantala, pinapanood ng mga Zodiac ang pangalawang DVD kung saan ipinaliwanag ng dating chairman na si Netero na ang kanyang anak na si Beyond Netero ay minsay naglakbay sa Dark Continent at ibinalik ang mga bagong banta o 5 threats. Kaya't ipinaliwanag niya ang karagdagang mga pagtatangka ni Beyond at ng Hunter Association hanggang sa kanyang pagkamatay. Ipinahayag ni Netero na nais niya i-explore ang Hunter Association at madiskubre ang Dark Continent sa harap ng kanyang anak. Kahit na binibigyang diin na ito ay isang kahilingan sa halip na isang order. Tinanggap ni Chidel ang misyon ngunit sinabi niya na walang ibang mga hunters ang dapat sumali sa kanila. Sina Sayu at Kansai ay iginiit na ang kanilang pagsalungat sa paggalugan ni Beyond sa Dark Continent na sinasabi na ginagawang hindi patas ang trato sa ibang lahi sa New World at ang iba pang mga Zodiac ay nagdebate ng mga katangian nito. Ang talakayan ay nagbabanggit na si Jing na ang tanging alam nila na may ambisyon na pumunta sa Dark Continent. Sinabi ni Jill na kung tutulungan sila ni Jing ay magkakaroon ng katarungan ang lahi sa bagong mundo. Kung hindi sila magkakaroon ng malaking pagsisimula, lalaki ang ulo ng kakin para simulan ang paglalakbay nito. Habang nagtatalo ang Zodiac sa kanilang susunod na pagkilos, si Vince ay nakatanggap ng tawag kay Beyond Netero mismo. Lumilitaw siya bago ang mga Zodiac na utusang tumawag sa B5. Sinabi sa kanila na nahuli na nila si Beyond Netero. At ang sumunod na eksena, sinimulang basahin ni Steiner ang aklat na dapat niyang kabisaduhin. Ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng takot matapos basahin ang tungkol sa 5 banta o 5 threats na gustong ibalik ng sangkatauhan. At dyan na muna natin puputulin ang ating kwento. Pero bago tayo magtapos, maiiwan ulit akong katanungan. Bakit importante ang pagdodokumento ng paglalayag papunta sa bagong mundo? Ang Dark Continent nga ba ay pinaghaharian na ni Don Prix at mahigpit niyang inuutos sa gatekeeper ang mga patakaran sa pagpasok sa bagong mundo? I-comment mo sa baba ang iyong tugon at sasagutin natin lahat yan. Hanggang dito na lang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.